Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung experience namin nung first time na magkaroon ni baby ng pagsusuka. So, nangyari ito guys nung 2 and a half years old siya, 2021. So far naman, nung 2022, last year, hindi naman siya nagkaroon ng pagsusuka ulit. And then, expected na namin na magkakaroon siya na ito guys. Siyempre, na-expose siya sa school, sa mga virus, ganyan, o nahawa sa mga bata. So, nangyari ito na mga winter times. I think, December to nangyari. Tapos, kinontak namin, as a first time parent, hindi namin alam ang gagawin namin. So, kinontak namin yung health center. So, par naman, nag-reply sila kahit na afternoon na yun eh, nung kinontak namin. Kasi nga, hindi namin alam ang gagawin namin. And sinusukan niya lang yung kinakain niya. So, nag-worry kami na baka abutan siya ng gabi. Tapos, walang laman yung tiyan niya ba. So, ang in-advise sa amin ng health center, nag-reply naman sila sa message namin na tigil muna namin yung gatas. Tapos, bigyan lang namin siya ng apple juice na may tubig. Haluan namin ng konting tubig para hindi gaanong matamis. At tapos, bigyan lang namin siya ng biskuit yan. So, yun lang ang binigay namin guys hanggang sa natulog siya. Ayan. So far naman guys, naging relax naman yung tummy ni baby. So, naging relax din siya. So, hindi kami gaanong nahirapan sa kanya. So, hindi kami nagbigay ng kahit na anong gamot sa kanya. Tapos, pinalipas lang namin yung hanggang sa naging comfortable ba siya. And then, after, I think inabot lang yun ng mga one day. Ayan. So, effective naman guys yung pagbibigay namin ng apple juice at saka ng biscuit. Yung biscuit guys, para siyang Marisa Pilipinas. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano ba yung binigay namin para may idea kayo just in case man mangyari sa baby niyo yun. So, yun guys, dip ko yun. Kumbaga, parang sabi ng health center, normal lang makakuha ng virus si baby. So, par naman ngayon, hindi pa uli siya nagkakaroon. Siguro na immune na siya. So, ito guys yung video kung ano ba yung naibigay namin apple juice at saka yung biscuit. So, ito guys yung sinabi sa amin ng health center na ibigay namin. So, kahit anong apple juice guys, basta apple juice. So, hindi mahalaga yung brand. Tapos, yung biscuit. Yung biscuit na to guys, para siyang Marisa Pilipinas. May pagkamaalat to guys. Yan, mayroon siyang konting salt. So, kuha tayo ng isa. Pakita ko sa inyo. Yan. So, ganyan yung itsura niya guys. Yan. So, binigyan ko lang siya si baby ng ganyan hanggang sa gusto niya. So, par naman kumakain siya ng maayos that time. Tapos, ito naman ang apple juice. So, pakita ko sa inyo. Lagyan ko lang siya sa tubig. Kung nagbabattle pa si baby guys, mas maganda. So, bigyan niyo lang siya sa bottle or sa baso. Pero yung baso, plastic dapat. So, yung glass lang yung ginamit ko para mas nakikita niyo guys. Kasi, syempre, baka mabasag ni baby yung glass. So, ganyan lang guys. Yan. Sikapin nyo mabigyan si baby ng ganyan para makainom siya ng marami. At nung biscuit, yan. Para kahit pa paano, may laman yung tiyan niya ba? Kasi that time guys, wala ka na kaming ibang binigay. Kasi medyo masailam pang sa pagkain si baby that time. So, add ko lang din guys, nung nagkaroon ng pagsusuka si baby, naging matrabaho din siya. So, hindi lang kawawa si baby, pati din yung magulang. Siyempre, nakailang palit din kami ng damit, ganyan. Lalo na kung siguro kung inabot pa siya ng madaling araw sa pagsusuka niya. So, siguro pati yung bedsheet, then puyat pa. Siyempre, nag-aalala, diba? So, nung naibigay namin to, so, effective naman siya, naglayo yung pagsusuka niya. So, hindi kami gaano na-stress sa kaya ng madaling araw. Ganyan. So, kailangan lang niya magpakahinga ng in the next day. Yan. So, bakit hindi kung effective naman? So, kaya na-share namin, guys. Tapos ayaw niya nga kumain, matamlay siya kasi natatakot siya na baka isukan na lang yung pagkain niya ba. So, ayun, mabuti na lang ito, nagustuhan naman niya. So, nakakain siya ng maayos. So, after nga nun guys, umaliwalas naman na yung pakaramdam niya ba o yung mukha niya. At naging palakain na rin siya. So, binalik na namin yung dati niyang pagkain. And that time guys, hindi naman sumabay yung ibang sakit kay baby kagaya ng ubo at saka ng lagnat. So, hindi ako nagbigay sa kanya ng paracetamol or kahit na ano pa man. Just in case man, sumabay, sana hindi kawawa naman yung bata. Pwede naman magbigay ng paracetamol at saka sa ubo at saka ng Bix Baby para gumaan naman yung pakiramdam ni baby. So, meron din akong ibang video nun guys. Pakicheck na lang sa first time mom experience. So, ilalagay ko na lang siya sa description box kung paano ko ba binigay yung mga gamot na yan. So,
Tapos guys, pag magbibigay tayo ng kahit na ano kay baby, explain lang natin halimbawa, oh baby, ito yung apple juice at saka yung biscuit para gumaling na yung tummy mo. Ayan. So, mga ganyan edad kasi guys, nakikinig naman sila agad. So, yun ang napansin ko sa anak ko. Hindi ko siya masyadong binibaby talk. Dapat iba din yung convincing power ba natin. Ganon. So, sana guys, nakatulong yung experience ko. Thank you for watching.